What's up sa inyo mga katalantado? Magandang araw sa inyo. Tandang balik ang aspiring motor vlogger. Hindi technical mag-review at hindi technical mag-commentary. Pero nandito ako para magpasaya at magbigay sa inyo ng kaalaman tungkol sa motor ng Honda Airblade. So ayun mga katalantado, bumili ako ng hapon ng sa Honda ng air filter tsaka gear oil na gagawa natin ngayon ng video separately. Dalawang video ang gagawin natin. Isa sa change ng gear oil natin sa ating Airblade na Sito Class at sa Honda air filter Honda Click 150i. Itong binili kong air filter ng Honda Click 150i, ano naman siya, compatible naman siya sa Airblade sabi ng kasa. Kaya no worries kasi mabilis na naman 'to. Kasi yung gear oil ay every 3,000 kilometers dapat pinapalitan daw. Sa akin nasa 19,000 na yung odometer ng nito class, hindi pa rin napalitan na siya isang beses pa lang. Isa't kalating taon na siya mahigit. Kaya kailangan ko na magpalit ng bago. Tsaka yung air filter ko, hindi pa napapalitan simulat sa pool pa. Kaya siguro pagkuha ko baka marumi na rin. Mapapalitan na rin natin. Pero itong video na to ay separately. Ito yung una, ang gear oil muna natin unahin. Sa gear oil muna tayo mag-uuna kasi check nyo pala yung manual nyo kasi nakasulat dyan na 120ml na gear oil Honda scooter. Yan lang po ang kanyang compatible. Kung meron man iba, liquid moly tsaka yung ano pa yung isa. Pero ito talaga sa akin Honda. Honda lover tayo. Kaya Honda yung bibili natin. Yeah! Genuine parts. Woo! Hindi tayo lalayo sa mga genuine parts ng Honda kasi pag Honda motor mo, Honda din yung mga parts or mga inaano mo dyan sa motor mo malamang is tatagal, di ba? Bago kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe and smash the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload. So ngayon, without further ado, tara na! Welcome! What's up guys? Okay, so dito na tayo sa ating motor na Sito Class, ito. Ang aking Honda Airblade. So ngayon, ang gagamitin nating tools ay isang 12. Meron akong maliit na socket wrench. 12 siya, pwede naman siya sa 13. Medyo masigit na kasi siya sa 13 ito. Medyo maluwag pa kaya. Tatry natin si 12. Pero si 12 talaga yung kanyang ano dito. Tapos, ito yung dito tayo magre-refill. Dito naman tayo maglalabas ng oil. Dito maglalabas yung oil, dito tayo magre-refill. Kaya ngayon, bubuksan na natin. Make sure na linisan nyo may gito yung bolt tsaka yung washer. Hindi siya dapat madumi. Siguraduhin nyo yun na patagilid nyo para yung oil bumaba siya sa gilid, hindi na daanan niya. Okay, konti na lang, wala na.
So, dahil sa wala nang tumutulo mga koys, pupunasan natin yung labasan ng kanyang oil. Dapat malinis din to. Wala tayong air pressure dito paano ng hangin, tagilid talaga natin yan para lumabas lahat ng oil niya nang walang matira. Kung meron lang konti na lang siguro, wala tayong pang air pressure eh, siguro pwede na yan. Tara, balik na natin to. Mahaba pala siya. Hindi ko in-expect na mahaba pala itong mga koys. Gawin natin, hindi muna natin siya i-ano, i-lalak ng maayos or i-didiin ng maayos kasi mag-ano pa tayo maglalagay. So ngayon maglalagay na tayo dito. Kukunin na muna natin yung bolt. Ganun pa rin yung bolt niya. Uy, ba't maluwag na tong bolt niya dito? Oh, hello. No! For the first time to. Ah, ito yung maliit na bolt. Maliit lang siya, oh. Disclaimer lang mga koys niya. Hindi po ito sponsor at hindi rin to, walang may nag-sponsor nito. At ating na atin lang to, tsaka self, ano lang to, self change gear oil lang po ito mga koys. Tsaka hindi rin ako tunay na mekaniko, ay sa akin lang ay gusto ko lang mag-backlash at magbalik ng aking motor para siguro may kunting may kaalaman din tayo sa pag ano natin, pag-company nating motor, di ba? Ito, Honda Scooter Gear Oil 120 ml, halagang 60 pesos sa kasa ng Honda Rodriguez. Tara, sakto to kasi 120 ml ang kailangan ng box na to eh. 120 ml, kaya hindi na natin to tatanggalin ng 30 kasi yung iba nasa 150. So to 120 lang, sakto. Tara, sayo muna ko is yung gear oil na to ay kailangan pang tanggalin at butas. Yan, wala siyang butas. Kailangan siyang putulan dito. So ngayon, puputulan natin. Ano kayong klaseng putol? Ito lang. So yun mga koys, ang ginawa ko ay putol na patulis. Ayun o. Patulis po yung pinutol putol ko. Patulis yung putol ko para mabilis siyang labas yung tubig tsaka madiin. So tara, lagyan natin. Hosped! Finish! Wala na mga koys. Sarado na natin mga koys, sarado na natin. So dahil na tapos na natin lagay ito, ilalak na natin siya ng mahigpit. Hindi naman masyadong mahigpit, yung tama lang. Mga katalantado, yan lang po yung tamang pag backlash ng ating mga bolt ng gear oil at pagpalit ng gear oil.
super easy lang mga koys. Kung hindi nyo makita naman sa manual nyo, ay manood na lang po kayo sa YouTube. Or panoorin yung video na to para malaman nyo. Yahoo! Disclaimer lang po. Not sponsored. So yun mga koys, no, dito na tatapusin ang aking vlog tungkol dito sa pag-change natin ng gear oil. At ang susunod natin ay yung air filter natin. Separately yung video na to mga koys. Sana ay may natutunan kayo sa aking mounting tips. Napanood ko lang din naman kaya ginaya ko lang naman. Para tsaka meron din akong i-share sa inyo na kaalaman na hindi lang ako ang makakaalam kundi tayo lahat, di ba? So yun, please subscribe my channel and like and share. Don't forget to click the button and smash para malagi kang ma-notify sa aking mga bagong uploads. So yun mga koys, be safe, be strong, this pandemic will end soon. I'm Kuya King, the aspiring motor vlogger of the Philippines. Hanggang sa uli. Paalam. Believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. This legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me.